ang pagmamahalan na magkasintahang Florentino Ordinario at Khia Tongol, pag-ibig na di raw kayang pigilan. Oh babe, ito na yung pinapatimpla mong kape. Oh, ba't parang di ka yata mapakali dyan? Bis na bis ka yata ah. Hey babe, baka naman kasi hindi ako magustuhan ng mama mo eh. Tino, pwede bang sa susunod na lang kita ipakilala kay mama? Babe, harap naman ako ng tao sa mama mo eh. Kilala mo na ako. Ito rin ang mahirap. Nung nandito siya, haka-haka lang hindi rin namin alam na boyfriend niya. Anak, saan mo naman nakilala yan? Maayos sa unang pagdating ni Tino sa kanilang tahanan, puno raw ng agam-agam si Gina Elvira. May asawa po siya, pero hiwalay na po. Pakilala sa akin, ganun nga. Pero sinabi sa akin, mayroon asawa, pero hiwalay. Sabi kong gano'n sa kanya, masama yung anak. Alam mo naman yan. Sabi kong gano'n, hindi kalooban ng Diyos yan. Ima, hiwalay naman na po. Tsaka huwag ka po mag-alala, kaya ko po. Sabi ko, kaya lagi yung pinagdadasal pag hiwalayin sila. Pero masidiman ang panalangin ng ginanga, mas matibay pa rin ang pagtingin ni Khia kay Tino. Ma! 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 Ano po? Di nang tagal, tuluyan na silang nagsama at nagkaroon pa ng isang anak. Ano ba? Tutok na tutok ka sa cellphone mo. Siguro marami ka. Bagamat may mga insidente nang di pagkakaunawaan, nung unay, naging maayos naman raw ang kanilang relasyon. Ano? Bitawan mo ako! Ngayon, matapos ang dalawang taong pagsasama, ang mabigat na pag-uugali ni Tino, iunti na rin nakita ni Khia. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin daw sa pakikisama si Khia kay Tino. Hindi na nga ako sumasama sa mga kaibigan ko sa party-party. At bagamat may alinlangan si Ginang Elvira sa kaligtasan ng anak, wala itong nagawa kundi ang suportahan ang desisyon nito. Samantala, ang mabigat na dinaranas ni Khia, napansin rin daw ng kanyang mga katrabaho. Dati-rati, mapustura raw itong si Khia. Napapansin namin yan siya sa office. Kapag nakaupo siya sa station niya, hindi siya mapakali. Parang humahanap siya ng pwesto na hindi sasakit yung katawan niya. Pagdating na nga sa isip, nagkukumahog na yan. Hindi na siya mapakali sa upuan niya na parang uuwi na. Tapos, alas 6:00 yan, lalabas siya ng pintuan namin. Madaling-madali siyang lumabas. Ang mabigat pa, ilang araw ang lumipas, si Khia tuluyan na nga hindi pumasok sa opisina. At ang talaga namang nakapagtataka nung uwi, di raw nagpaalam si Khia. Sa halip, ang kinakasama nito na si... Lalaki na yung nagtitext sa TL. Siya na yung nagre-report na sinasabi niya, partner po ito ni Khia, hindi pa rin po siya makapunta. Nang mga panong ding yun, si Khia, ilang araw ding di nagparamdam kay Ginang Elvira. Hindi ko siya nakita ang active. Ang dami kong chat hindi niya sinisin. Nung una, nag-video call pa kami. Itong lately, 1 week ulit, sabi nung kapatid niya, Ma, parang may iba kay ate. Bakit hindi nagpaparamdam? Ay! Si Khia na! January 27, 2019. Ito, tumawag po sa akin, naka-registered Khia. Cellphone niya. Dituwa naman ako dahil hindi ko nga nakakausap ng 1 week. Hello, nak! Khia! Naku, sabi ko na, kumusta ka na? Ka. Sabi ko gano'n. Miss ka na namin. Ate, miss na kita! Hindi ko siya kumikibo. Hello, cellphone man ni Khia ang gamit. Ibang tao ang nasa kabilang linya. Si tita, hindi po ako si Khia. Sabi niya gano'n. Sino to? Sabi ko si Sabi niya, oh, kasi kilala ko naman siya. Ah, oh! Kamusta ka na? Si Khia. Andito po si Khia. Patay na siya. Sabi niya gano'n. Ano? Andito si Khia, patay na. Patay na? Sa akin. Sabi ko, anong patay? Sabi kong gano'n. Anong patay? Sabi kong gano'n. Dinala namin sa St. Luke's, tapos naputol na. Nilag-hysterical na ako rito sa amin. Dami ng tao. Hindi niya. Wala akong alam, wala akong idea. Bakit namatay? Dumating kami doon, kalunos-lunos, nasa veterinarya na. O, ginag-hysterical ako doon. Ang daming tao. Sabi ko, ano yan? Sabi ko, ganun. Bakit yan yung anak ko? Sabi ko, ano karapatan nyo?
Sabi ko, para dalihin yung anak ko. Hindi sila kasal, walang consent ng magulang. Bakit hindi nyo iniwan doon yan? Binuksan ko, ay Diyos ko talaga, nakamatay yung mukha niya talaga, nakadilat, ginanong ko, Diyos ko, kalulus-lulus talaga. Sa pangunguna ni Police Chief Inspector Gideon Ines, agad namang nagsagawa ng investigasyon sa tahanan ni Tino ang grupo ng Makati Police. Sa place of incident, may mga naamoy na sila. Then nakita nila yung body ng victim na under stage of rigor mortis. Medyo ano na siya, no? Medyo nabubulok na. Dahil may amoy na eh. Sa puntong iyon, dinala na sa morgue ang bangkay upang sumailalim sa post-mortem examination. Kasabay nito, inimbitahan sa presinto si Tino upang makunan ng formal na pahayag. Sinasabi niya na at 12 midnight, binigyan pa raw niya ng tubig yung biktima dahil daw nagchichil, may sakit. Pero ang mga pulis, napakalapit po nung hospital. Sa bahay nila, 50 meters lang. Oo, hindi pa niya dinala. Bukod pa dito, ang talagang naging sentro ng kanilang pagdududa ay ang naobserbahan nilang estado ng bangkay ni Khia nung una nila itong datnan. Nangangamoy na. So, ibig sabihin, matagal nang patay ito. So, doon tayo nagtaka kung bakit nai-report niya ng yung mga inconsistencies sa kanya mga sinasabi. Nag-release yung medical legal ng crime lab ng cause of death nitong biktima nito, which is asphyxia by strangulation. Namamaga daw yung lungs na ibig sabihin, pinilit na in-stop yung hangin. Ibig sabihin, ito ay sinakal. Dahil doon ay itong persons of interest natin na si Mr. Florentino, ito na yung ating suspect ngayon. Then after that, nung nakompleto na natin, nabuo na natin yung investigation, saka na namin siya hinuli. Ako yung mismong nag-aresto. Siyempre, denial siya. Pero I think hindi niya matatakasan to kasi hindi nagsisinungaling itong mga circumstantial evidence, itong COD. Yun ang aming pananaw na plano niyang itago yan. Naghahanap lang siya ng tiyempo kung paano niya maidispose itong katawan nitong biktima. Masama ang pairamdam po niya. Galing po kami ng St. Luke para pa-check up. Nakatulugan ko din po kasi isang linggo ko na pong inaalagaan din siya. Base pa rin sa investigasyon, selos ang nakitang motibo sa krimen. So, sinasabi ng mga kaibigan nito, no, itong biktima na inaaway daw siya palagi. Kaya niyang gawin, sobrang seloso niya. Kasi yung mga pinapakita pa lang sa amin ni Khia na hindi siya lagi pinapayagan sa party. Pero ang mabigat pa, dati na raw may reklamo ng pananakit itong si Tino. Si Mr. Florentino, part ng investigation niyan eh, ito ay meron palang kaso sa Bacoor, Cavite na violation of Republic Act 9262. So, ibig sabihin to, may dati na siyang asawa. 9262, that is violence against women and children. Yung parang binugbong niya ata asawa niya. Pending pa yung kaso niya doon, no? Ongoing trial. Ngayon naman, sa kaso ng pagkamatay ni Khia, mas mabigat na asuntong murder ang isinampa laban kay Florentino Ordinario. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan naming kunin ang kanyang panig, ngunit tumanggi na siyang humarap sa amin. Naisip ko na humihingi ng tulong na wala siyang magawa. Na ano ko yung mama, tulungan mo ako. Napakasakit sa magulang na wala man lang ako nagawa para sa kanya. Ang lalo pang nagpapabigat sa damdamin ng ginang. Nagsisisi ako talaga. Sabi ko, ba't ganun iniwan mo ako? Sabi mo, sasama tayo sa hirap at ginawa. Siniwan mo ako. Pag-ibig, nakakamatay. Ngayon, ganap na hustisya ang nais niyang makamit. Kailangan talaga mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko dahil karumal-dumal talaga yung sinapit niya. Makaligtas ka man dito sa mundong ito, pero sa Diyos hindi ka makakaligtas. Pinapasa Diyos ko na lumabas ang katotohanan. Narito ang kwentong krimenga tampok ng inyong ABS-CBN SOCO.